Sumayin niyo ang Panginoon. Ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tulad ng ipinahiwatig po natin sa pasimula ng banal na pagdiriwang, ngayon ay ikaapat na linggo na pinagnilayan namin ang tema na ito. Magkakasunod na mga linggo, bahagi ho na binibigyan ng diin ng ating pananampalataya ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang pagkain na galing sa dako, ang pagkain na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at ang pagkain ibibigay ni Jesus para sa kaliligtas ng sangsang libo tayo ay ang kanyang laman. Bilang bahagi ng pagkilay na ito, naalala ko tuloy ng isa sa mga naging viral na yon mula ho ng Merkoles ay ang pahayag ng Neda tungkol sa pagkain. Ano ba yung Neda? Neda ay isa sa mga sangay ng gobyerno na nangangasiwa sa usapin ng pangangalakal at pamimera. Ang tawag na po namin ay National Economic and Development Authority. Naging viral na sinasabi nila ay may tinatawag sila ngayon sa tinatawag namin poverty threshold. Ito yung hangganan para masabi natin na ikaw ay mahirap o ikaw ay hindi na mahirap. At ang kanilang nilawas ng Merkoles ay yung food pool. Mahirap ka raw sa usapin ng pagkain kapag ikaw ay gumagastos ng 21 pesos per meal per person. 21 piso bawat tao, bawat kain. So ito po ay naging viral sapagkat pinasabi na kapag lumampas ka na rito, ay ikaw ay tinuturing na mayaman. Pero sabi na ako ay kayo na yung humusga. Kasi bilang bahagi din ng ating pagbibilay. Ano na lang ang mabibili ngayon ng 21 peso? So, ang kanilang sampon sa umaga ay egg, scrambled egg. Magkano lang yung scrambled egg? Siguro 10 pesos. Kapag large, maybe at least mga 12 pesos. So, ang kape, hindi mga 450. At kanin, ang kanin namin ngayon, sa kanin na lang, may kulang pa yung 21 peso. So, kung hindi mo yung bibiliin ng isang kilo. No? Pero yun ang sinasabi nila. No? Pero sabi nga, no? Masyado raw nga nung mababa. Pero yun yung pamantayan na itinilaga nila para masabi na alin, ha, ito ay food po. At kapag dumampas ka dyan, hindi ka na food po. Pero kapag ang pinag-usapan natin ay pagkain, at ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kailan ba natin masasabi na ikaw ay mahirap sa mata ng Diyos sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Sa mga pagninilay natin sa mga nakalipas na mga linggo, binigyan natin ng diin yung kahalagahan ng biyaya ng pagkanarito ng Diyos sa gitna natin. Kaya nga yung ating patuloy na panyaya na makita paano ang isang pirasong tinapay
Ewan ko lang kung may isang gramo yun. No? Eh kayang liparin ng electric pump ay makapagbibigay ng lakas sa atin. Lalong-lalo na yung alin, magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yung pong 21 pesos, ano, ang tawag na po namin dito ay hindi ito masustansya. Ano kasi sabi ng NEDA, masustansya na raw ito. Food for, para sa akin po ang tawag po yan ay alin, ay kung tawagin namin ay pagkain na rin, makasurvive ka lang. Survival food. Baka hindi kaya nun ibigay yung alin, yung lakas para bigyan ka sa pang-araw-araw mong pagkilos para higit kang maging produktibo. Survival po lang siguro po. Pero bahagi no, ng pagkilos kapag pinag-usapan natin sa Jesus na pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, sa anong ba yung masasabi natin na kaya ka nito bigyan ng lakas upang harapin ang hamon na tinatahak mo bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Paano mo ba ito higit na mapapakinabangan para rin na ikaw ay masustinahan? Kung ilang beses ba natin tatanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo to sustain our every word bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi rin noon ang paninilay na nawa ay makita natin, sabi nga ko natin, inuulit-ulit na kung walang hadlang tumanggap kayo ng kumunyon, sabi nga natin, dalawa lamang yung hadlang, kasalanang malaki at yung hindi, yung pagkain, maliban lamang ng tubig. Bag isang oras bago magkumunyon. Pero kapag wala yung tumanggap kayo ng kumunyon, pero kung may hadlang, alisin yung hadlang. Kung may malaking kasalanan, anong gagawin? Mag-umpisan. Napakahalaga po. Nung po ako'y bago pa lang dito, sinubukan kong magpakumpisan yung 15 minutes before the mass ng umaga, kailang wala namang pumupunta. Bahagi yun. Pero sabi nga po natin, ay kung sa tingin ninyo, ay nais yung mag-umpisa, ay makipag-usap lang kayo sa amin. At pwede yung tayo magpag-umpisa na anytime as long as walang conflict of schedule. Either before or after the mass. Pero yun po yung bahagi. Huwag ko kayong magkukumunyon kapag kayo ay may malaking kasalanan. Bakit? Lalo-lalo lalaki yung inyong kasalanan. Anong kasalanan yung ang mangyayari? Sacrilege. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung may hadlangan, gawin nyo na lamang yung spiritual communion. Pero yun, nawa yung mga pagkilos na nawa makita ko namin na pakinabangan natin yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Sabi nga po nung iba, ay tinatanggap natin sa Jesus sa anyo ng tinapay at ng adak. Katawan at dugo. At ito, tinatanggap lang natin ay katawan, tinapay, sa anyo ng tinapay. Paano mo yung dugo? Well, kapag nandiyan yung katawan, naantun na rin ang dugo. Kasi yung tinatanggap dato na hindi patay na katawan, hindi bangkay. Kapag patay na katawan, bangkay ang tawag natin doon, cadaver. Ang tinatanggap natin ay ang buhay na katawan ni Jesus. At kung ang tinatanggap natin ay ang katawan ni Jesus, naantun na rin ang dugo. Bagamat ang tinatanggap lang natin ay one species,
yung species in the form of pride. May iba pong mga dioceses na ibinibigay ang komunyon into species sa anyo ng tinapay at ng alak. Pero bago kayong mag-alala kung ang tinatanggap lang mo ninyo ay ang sa anyo ng tinapay. Naandoon na rin yung dugo. Kasi buhay sa Jesus na tinatanggap natin. May mga nagsasuggest na kung pwede daw ay kapag tayo magkumunyon, yung row by row, yung pitila row by row, ay hindi ako sangayon doon. Sabi ng iba, Father, ganyan ang ginagawa sa US. Well, sa US, okay. Kasi iba yung kultura doon. Sa US, kapag tinanong mo sila, ba't hindi ka nang kumunyon, nasagutin ka nila na, none of your business. Pero dito sa Pilipinas, kapag tinanong ka na, ba't hindi ka nang kumunyon, next time, kahit na hindi yan handa, pipila yan. Kasi ayaw niya pang magpaliwanag. Kasi hindi natin kayang sabihin na none of your business. Hindi kasi natin kultura yun. Kaya hindi rin dapat napipilitan. Kasi bakit? Ay lalo ka lang makakasala kung hindi ka handa na tumanggap ng banal na komunyon. At ikaw ay mapipilitan lamang gawa ng alin. Nahiya ka sa tao. Kasi kitang-kita nga naman kapag hindi ka tumayo. Kasi sunod-sunod. Pero yun yung bahagi yun na kung saan ay makita ko natin sa biyaya ng pagkakanarito ng ating Diyos. At sana po, mapahalagahan natin ano yun? Ano bagay yung biyaya na ito? Kasi narito sa Jesus. Yun yung tinatawag natin karanasan ng Diyos. Ang karanasan ng langit. Bakit? Ano ba kayong langit? Naandoon ang Diyos. Naandoon si Jesus. Naandoon ang Amang nasa langit. Naandoon ang Espiritu Santo. Kung nasaan si Jesus, naandoon din ang Ama at naandoon din ang Espiritu Santo. So bahagi yun. Kaya sabi ko, karanasan ng langit kasi bakit? Ay, kasama mo ang Diyos. The very fact na tumanggap mo ng komunyon, kaisa mo ang Diyos. Kung tutusin na yan eh, tinatanggap mo sa Jesus, katawan at Espiritu. Kasama mo ang Diyos. Yan ay patigil ng langit na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Para rin mabigyan tayo ng sapat na lakas upang haramin ang mga hamo ng daigdig ito. Kaya nga, ang tanong ay, kailan ba natin masasabi na tayo ay sa pagtanggap ng katawan ng Jesus ay puro? Kapag hindi natin tinatanggap, eh kaya saan natin masasabi na tayo ay yung threshold every Sunday. Nawa matanggap natin sa Jesus every Sunday. Pagdiriwang ng banal na misa. Yung problema natin ngayon, akala ng iba, sapat na yung homilya. Kailangan natin yung homilya. Kasi yun ang sinabi sa ulat, kalawang pagbasa. Yung maging marunong kayo, iwasan ninyo ang maging mangmang, lalong-lalo sa salita ng Diyos. Pero hindi pwedeng hanggang umiliya lamang. Kapag hanggang umiliya lamang ang inyong pakanisa, ay yan ang mga protestante. Wala silang kumunyon. Bahagi yung tatakyo ng isang katoliko na kinakailangan humantong ang pagtanggap mo kay Jesus. Hindi lamang sa salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ngunit kinakailangan dumating sa pagkakataon na matanggap mo ang Kristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang laman. Sa anyo ng tinamay.
na ipinagkakaloob niya sa amin sa banal na Eucharistia. So sana po mapakinabangan natin ang dakilang biyayang ito at makikita natin alin. Maraming bagay ang mabubuksan sa ating kalinangan sa pagkilala ng pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggang. At nawa, pakinabangan natin every Sunday. Kung magagawa niyo every day, mas maigi. No? Pero at least every Sunday, kasi yan ang magiging lakas natin upang harapin natin ang mga hamon ng daigdig na ito. Ang pagkain ng laman ni Cristo.